alam sa ating programang Handa Ka Na Ba? I am your news anchor, Jay Daniel Gigante. Ating pag-uusapan ngayon ang mga paghahanda at pag-iingat na dapat natin gawin pag may dumating na sakuna o kalamidad. At para tayo ay matulungan sa ating mga dapat gawin, narito si Ms. Maria Malakas na ating interviewin ngayon. Hello, Jade. Hello, Ms. Maria. Kamusta naman po kayo? Magandang araw, Jade. So, kayo natutuwa at ako yung naimbitahan ngayon para magbigay impormasyon sa ating mga kababayan kung ano ang mga dapat nating gawin na pag-iingat at paghahanda in case na mayroong dumating na mga kalamidad o sakuna. Ms. Maria, meron lang po kaming mga ilang katanungan sa iyo since sunod-sunod na ang mga sakuna at kalamidad na dumadating sa ating bansa. Ano po ba ang Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC? Ang Disaster Risk Reduction and Management Council o ang DRRMC ay isang working group of various government and non-government civil sector at private sector organizations ng gobyerno natin dito sa Pilipinas. So, kayo po pala ang grupo ng mga iba't ibang sectors organization dito sa Pilipinas? Pwede niyo po ba sabihin ang mga responsibilities or mga ginagawa ninyo? Tama ka dyan, Jade. The council is responsible for ensuring the protection and welfare of the people. So during disasters, emergencies, the DRRMC plans, leads, and guiding activities into field of communications, warning signals, emergency, transportation, evacuation, rescue, engineering, health and rehabilitation, and more. Since sabi niyo po, kayo po ang in charge in planning, leading, at sa pag-guide ng mga mamamayan. Ano po ang maipapayo ninyo para maiwasan o makapaghanda ang lahat ng mamamayan? Kasi po, hindi po namin masasabi kailan darating ang sakuna o kalamidad. So, ito ang masasabi ko, ano? Napakahalaga talaga sa atin na pangalagaan natin ang ating kalikasan. Para maiwasan ang pagbaha, kailangan huwag tayong magtapon ng basura kung saan-saan lang. Pati na rin yung pagpuputol ng puno at pagkakainin. Sa halip, sumuporta tayo dun sa mga grupo na may advocacy sa clean up drive or tree planting activities. At para naman tayo ay makapaghanda in case na may dumating na kalamidad o sakuna, meron tayong tinatawag na text alert. So alam ko lahat na nakaka-receive nito sa kanilang mga cellphones in case na may darating na bagyo o kaya ay lindol. Pati sa mga TV, pinapalabas din ito. Meron din naman tayong tinatawag na mga drills. Ito yung earthquake drills or fire drills. Ginagawa ito sa school, sa mga malls, at sa mga iba't-ibang establishments. So, mahalaga rin makiisa tayo dito sa mga drill na to. So, in short, para makaiwas tayo sa mga kalamidad na sa mga sarili natin, ang disiplina dapat nag-uumpisa. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao pa rin ang gawa. Napakaganda na nasabi ninyo, Ms. Maria. At talagang tiyak na makakatulong ito sa mga mamamayan at kabataang katulad ko. Ito po ang aking huling katanungan. Paano at saan po kami lalapit in case na kailangan po namin ng tulong? Okay, so ito ang ating hotline. Pakisave na lang po no, sa lahat ng mga nanonood ngayon. So una, 911-1406. Meron ding 912-2665 at 912-5668. Pwede rin kayong bumisita sa ating website para sa karagdagang impormasyon. Visit us at www.indrrmc.gov.ph. Maraming salamat po, Ms. Maria, dahil pumayag po kayo na kayo ay aming ma-interview ngayong araw na ito. Mag-ingat po kayo sa inyong mga gawain.
Jade at ako yung inimbita dito ngayon. More power and God bless. Atin pong napakinggan si Ms. Maria Malakas ng DRRMC na may nakatulong po ang lahat ng kanyang ipinahagi na kaalaman. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa ating programang Handa Ka Na Ba? Mag-ingat po tayo lahat at maghanda palagi. Muli, ako po ang inyong news anchor dito sa Ka-Idol TV, ang number one TV station sa Pilipinas.